Good morning! I'm Dina Lee, Sharon Rose Master from Kalayaan Quezon Center. I just want to share something, my experience in this business po, ano? In my 3 years anatomy, I would like to impart something. My lecture today is for new members who want to become successful. I would like to impart po, especially how I did Atomy business here in the Philippines. Recently, after my lecture po nung nakaraang center head po, ano, I got a lot of requests from members in the Philippines to go with their centers na mag-lecture ulit. And I'm very privileged today because napagbigyan po ako ulit para maibigay ko po ulit yung lecture ko last time. Okay. So last Success Academy, meron po tayong ginawang panel. And ang dami pong questions, ano, why, paano ko umpisahan yung pag-build ng stable na consumer group? Paano ako magkaroon ng pairing? Paano ako magiging successful? Paano ako mapopromote? Paano ako magiging katulad ng mga Imperial Master? Paano ako makakapasok sa Young Leaders Club? Paano ako magiging member ng Royal Leaders Club? But those why, kailangan po ninyong masagot. At hindi nyo kailangang magtanong sa ibang tao. You don't need to ask other person to become successful. The first why should be why for yourself. The first reason, bakit nandito kayo? What's the reason why you are here? Some member do not understand why. Bakit kayo pumupunta sa Success Academy? You just want to come here to show your beautiful clothes? You just want to come here to take selfie? You just want to come here para makapag-upload ng daan-daang selfie sa Facebook? You just want to come here para mamasyal? This is a common mindset that I want to teach to everybody. You are here to learn, not to take selfie. A lot of members from the Philippines were asking the main office na magpadala ng magagaling na speaker, like Imperial, like Royal Leaders Club members. Kapag Imperial Master ang speaker, nakikipag-away tayo sa main office kasi wala ng slots. Is it correct? Yes. Tama po ba? But, kahit na dalawin tayo, araw-araw ng Imperial Master, if you will not start the business na kayo lang, nothing will happen. Remember, Atomy is your own business. Atomy business is not your upline business. Atomy business is not your downline business. This is your business. For you to be able to start, paano kayo maging masters, paano kayo maging member ng Leaders Club, kailangan nyo munang magkaroon ng ultimate mindset. If you don't have this ultimate mindset, nothing will happen to you. Meron tayong absolute quality price. Meron tayong absolute compensation plan. Is it correct? Meron tayong absolute na commission. But if you don't have the absolute mindset, mawawalan po ng silbi lahat yan. Kapag inasa natin ang negosyo sa ating mga upline, kapag ang negosyo, iniisip natin sa sarili natin, pag ako bumili, pag ako nag-purchase, yung upline ko may kinabang dahil aakyat yung PB sa kanya, wrong mindset. So how to build a stable consumer group? Ito po, most in my 3 years in Atomy, ito po yung una naming lecture sa center, and we found this method very important,
very, very talagang effective po ano sa mga downlines namin. Even other groups who are attending our center, nakita po nila nung sinunod nila ito na talagang nagbigay ng malaking impact po sa journey nila sa Atomy. So first, build consumer first within your boundary. Number two, make a consumer profile. Number three, identify needs. Number four, make two lines only. The most important part here is yung number four. Number one, build a consumer group first within your boundary. Bakit ito importante? Sometimes, member got excited with the idea that Atomy is walang registration fee. Tama po ba? Pag pumunta kayo ng center, pag na-facial kayo, pag nagbigay ng lecture ang center head o kung sino mang leader, you are all excited because everybody can do the business without putting any capital. But hindi po dapat maging excited lang. Remember, a good businessman comes always with a very good computation. May mga negosyante po bang hindi nag-compute? But most of Atomy members, ano yung lagi nating naririnig? Ang tagal ko na sa Atomy, 3 years na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagko-commission. Why? Because members, most of the time, sobrang exaggerated, sobrang excited. Halimbawa, Santa Maria. This is you, Sir Ramon, for example. Take note, especially po sa mga bago. Remember this. Very important. Kailangan nyo pong mag-umpisa. Saan? Sa lugar ninyo. Do not push your upline to go to US. Do not push your upline to go to Ilocos, to Cebu, to Davao. How will you make your group bigger each day? Very important to start within your area. Minsan, nakakalungkot isipin, merong nagtayo ng center, halimbawa, sa Quezon City. Pero, 100% ng kanyang member, halos 10% lang ang tagalugar nila. Is that correct? Why? Bakit ninyo kailangan mag-umpisa muna doon sa lugar mo, doon sa boundary mo? First, you need to consider yung cost. You need to understand that Atomy is a passive income. Hindi siya katulad ng mga ibang networking na pag nagdala kayo ng isa, ng dalawa, meron kayong 50 pesos na direct referral. Why do most member get drained? Pagkatapos ng 6 na buwan, bakit ang daming complaints sa upline? Hindi ako makita, ang tagal-tagal ko na sa Atomy. Because most of the members exaggerated minsan. Gusto yung mga upline, paliparin ng Vietnam, yung mga upline, mag-provide ng sasakyan, mag-provide ng pamasahe. There are a lot of members who go to the center. Laging sinasabi, acne, may acne sila, di ba? Alam ko na yan. And they're laying to the upline, pamasahe, panghotel. Marami kayong experience? Marami, di ba? You need to understand that Atomy business is your business. Na yung mga upline at downline ninyo, kailangan din nilang kumita. Most of members, sinasabi, kasi yung upline ko wala namang pera. Yung upline ko, walang di ako malunong mag-English. Yung upline kong Koreano, nakakapagod. Gusto kong lumipat sa grupo mo. Very bad mindset. Remember, Atomy is your own business. Hindi ito business ng iyong upline. This is your business. That is why you need to start dito. Ano pong kasunod na lugar ng Santa Maria? Victoria. Kasunod po ng Victoria? Zoning tayo ngayon.
Bohol. Okay. So kung Bulacan area kayo, magsimula po kayo sa Bulacan. Pupunta kayo ng kay Pumbo. Yun lang alam ko. Pupunta kayo ng Baliwag. Saan pa po? Yes, ganyan. Ganyan kayo dapat magpalaki ng inyong network. Taga-Bulacan kayo, tapos pupunta kayo agad ng Cebu. Tapos pag hindi kayo bibigyan ng pamasahin ng inyong upline, magagalit kayo sa upline. Sabi, etong Koreano na to, laging wala, nasa Korea. Wrong mindset. Start with your family. How will you get recommendations? Paano kayo lalaki? Paano kayo pupunta global? Hindi kayo magbubook ng ticket, tapos pupunta kayo ng Australia, pupunta kayo ng Malaysia, doon kayo magsisimula ng negosyo. No. Dahan-dahan. Kailangan po ninyong mag-umpisa sa inyo. How will you get referrals? For sure, ang Santa Maria merong senior citizen. Saan kayo pupunta? Sa barangay. Etong barangay na to, ilan ang tao? 100. Sure, sa 100 na yan, merong isang taga US dyan. Saka kayo pupunta ng global. Do not demand. Bago pa lang, 2 days pa nga lang kayong na-encode eh. Wala pa ngang 3 buwan, wala pa ngang 6 months. Hindi pa nga umuupo sa Success Academy at One Day Seminar. Gusto nyo, yung mga upline ninyo, magbigay na ng pang-hotel, mag-book na ng ticket. You need to learn the system. Give yourself 6 months. Umupo kayo sa Success Academy, sa One Day Seminar. Umupo kayo sa center ng 6 na buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, ibang tao kayo. Always keep in mind that this business is not your upline business. Paano kung hindi kayo marunong magsalita? That's the problem. Gusto nyong lumipat ng ibang lugar pero hindi kayo marunong magsalita. Kailangan nyong mag-practice. Kanino? Sa family ninyo, sa friends ninyo, sa neighborhood ninyo. Bago kayo pumuntang global, bago kayo lumipad ng Cebu, bago kayo pumunta ng Ilocos at kung saan man, kahit pumunta pa kayo ng Hulusulo, basta equip kayo. You can do Atomy everywhere. The right mindset is, kung magkapitbahay kayo ni upline, kahit hindi kayo pumunta ng center, magbukas kayo ng YouTube, ng channel Atomy sa bahay ninyo, umupo kayo sa bahay ninyo, at mag-aral kayo together. Next, very important, make a consumer profile. Dito, maraming member, marami na kayong member. Sabihin nyo, ang dami ko ng member, pero ang binibili lang naman sa akin, kape. Ang binibili lang sa akin ay Omega. Toothpaste na maliliit. Ang isang contractor po ng Atomy ay laging merong computation. You learn already that Atomy is your own business, right? Do not go to sleep the following day. Remember this. Ang isang magaling na negosyante, for example, meron kayong sari-sari store. Makakatulog ba kayo nang walang benta bukas? Yes! Same with this business. Hindi kayo po pwedeng matulog kinabukasan na alam ninyong walang papasok na PV. Do work your ass. Okay po? Kailangan ninyo una, merong mga member, marami di ba? Ito yung mga member na encoded but not active. Yan pa yung mga member na mahilig mag-complain. Yan yung mga member na mahilig humingi ng kape. Yan yung mga member na demanding. Akala mo katulong yung mga center head. Tama ba? Etong mga member na to, usually they complain. Paano ba ako ikita sa Atomy? Sabi ko sa inyo, yung number 4, pinaka-importante. And remember, in this business, walang pinipili na consumer. From A to Z consumer, meron tayo. Kahit yung mga hindi mo kumikita, example, this is you,
ilagay mo. Kahit napasaway pa to, kahit demanding, isipin mo na lang itong kalbo na to, one day tutubo din ang buhok nito sa kakagamit ng hair tonic. Ilagay mo lang siya dyan. Hayaan mo lang siyang bumili ng hair tonic 10 taon. Hayaan mo lang siya. Let it be. Let it be. Hayaan mo lang siya dyan. Pangalawa, merong mga member na consumer lang. Member, pero hindi interesado. One time, I encounter one member from other center. Tinanong ako, "Ma'am, yung member ko part-time lang. Full-time siya sa kanyang professional job. Hindi niya ginagawa. Stress na stress ako, ma'am. Bakit ka may stress?" Remember, our business is consumerism. Consumer business. Okay. Ilagay mo lang din siya dyan. It is very important to identify your members. Especially yung buying capacity nila. Napakahalaga po nun. Because business always comes with computation. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong matutulog the following day kung alam ninyo, yung grupo ninyo left and right, hindi man lang makapag-raise ng 100,000 PV the following day. Una, itong mga consumer na mga pasaway, it's still your network. Hayaan nyo lang, encode nyo lang. Mamaya, tutulungan natin sila paano maging magkaroon ng commission. Pangalawa, good. Kung meron kayong mga member na hindi full-time pero consumer lang, do not get stressed. Huwag kayong ma-stress. Maging masaya kayo. Kasi marunong sila mag-online, bumibili sarili nila. Okay po? Pangatlo, eto, halimbawa lang po ito, not in particular order. Pag nakakuha kayo ng VIP speaker, bingo. Meron kang 10 dito, bumibili ng toothpaste na 10. Magkano PB sa small toothpaste? Times 10? 27,600. Pero nakakuha ka ng malaking isda, sabi nila. VIP, consumer. Kayang bumili ng Absolute, kayang bumili ng Medicook, kayang bumili ng Hemohim. Okay, ilagay mo lang dito. Tapos, meron namang mga member na talagang masisipag. Gustong simulan yung negosyo pero walang pangkapital. Merong mga member na hindi na walang pera pero magaling, umattend ng Success Academy, willing matuto, merong submissive heart sa mga sponsor. You need to identify kung anong klase ng member meron kayo. Do not waste your energy on these people. Hayaan nyo lang mamili mga kalbo na yan. Bahala sa buhay nila. Hayaan silang mamili. Hayaan nyo lang silang mamili. Pag consumer, hayaan nyo lang din mamili. Pag VIP, hayaan nyo lang din sila. Okay. At lalo ito yung dapat tulungan ninyo. Akayin ninyo ito. Minsan, yung mga members natin, sabihin natin doon sa mga downlines natin, tagal-tagal mo na sa Atomy, hindi ka pa rin marunong mag-marketing plan. Hindi ka pa rin marunong mag-present ng Hemohim. Every time na may kailangan yung iyong downline, tinatawagan pa kayo, di ba? Nagagalit kayo, di ba? Sinungaling, ako nagagalit nga ako. Nagagalit ako pag tinatawagan ako ng alas 2 ng madaling araw. Tapos sabihin sa akin, ano nga yung Omega, ma'am? Ang lecture ko nung umaga, Omega. Bakit din nyo kailangan ilista ito mga to? Para malaman ninyo kung ano ba yung buying capacity ng inyong mga downline. Okay po? Remember, this is business. Negosyo nyo ito. Do not go to sleep the following day kapag alam ninyong walang pumapasok kahit 100,000 PV sa inyong left and right binary. Maliwanag? Identify needs. Ito, very important. Sir, ano pala niyo, sir? Pag ako po ang downline ninyo, ano yung alok niyo sa akin? Alam ko yung sagot no, 40. Ano pong ialok niyo sa akin? Sa mga katulad ko, na bagong nanay, anything that you offer to me, basta
para sa anak ko, I will buy it. Vitamin C. Tama po ba? It is very important to identify needs of your downline. Yung downline mo, nanlalaki ang prostate, pero ang ini-offer mo, evening care. Yung member mo, 18 years old, pero ang inaalok mo ay hemohim. By nature, yung mga 18 years old, malalakas pa po sila. You need to identify needs according to age, according to gender. Kailangan nyo pong maintindihan. Hindi lang kayo offer ng offer. Ang alam nyo, kapi lang. Yung kapi namin, anti-diabetic, kahit wala naman nakalagay dun sa website. Yun lang sinasabi nyo lagi sa mga downline. Yun lang kaya nyo. Kailangan ninyong makinig. Pay attention, especially to new members. Pag pupunta sila ng center, it is very effective na makipag-usap po sa kanila one-on-one. Kahit matagal na yung mga members sa inyo po, it is very important to pay attention to them. Heart-to-heart talk. Because Atomy is a relationship business. Kahit na pro na yung iyong leader, very important pa rin magkaroon ng counseling. Parang nung umpisa, kung paano sila nag-umpisa sa inyo. Talk with your heart. Listen. Dapat para kayong mga magulang. Nalungkot naman kayo. Okay po? Dapat para kayong mga magulang na nakikipag-usap lagi sa inyong mga anak. Because Atomy is a relationship business. Kailangan makinig po sa needs nila. Offer ka ng offer ng Medicook. Alam mo naman, walang pera yung kausap mo. Very aggressive kang pabilhin ng Medicook kasi naghahabol ka ng pairing mo. Naghahabol ka ng challenge kasi malaki ang PV. Wrong mindset. Okay po? Kailangan ninyong matutunan ito isa-isa kung gusto ninyong lumaki. Kung gusto ninyong maging stable ang inyong grupo. Isa-isa. You need time because there is no overnight success. Number 4. Very important. Especially po sa mga bago. Gumawa lang po kayo ng dalawang. Ilan po? Ilan? Ilan? Mahirap ba sabihin ang dalawa? Ilan po ang gagawin ninyo? Hindi 7, hindi 10, hindi 20. Kailangan nyo lang po ng dalawang line. Because this is the common mistake of my team. Noong nag-umpisa po kami sa Atomy, lalo na po yung mga networker, there's nothing wrong with that, na nag-umpisa po sa akin. Sabi nila, ba't ka maniniwala dyan kay Dina? Hindi naman networker yan. Alam ko na yan. Do Atomy business the Atomy way, not the other way. Hindi mo dapat dalhin kung sino ka nung nakilala mo si Atomy. Learn to empty your cup. Kasi pag puno na yan, walang papasok. Pag uupo kayo dyan, ang pinupunuan nyo lang yung speaker, yung interpreter, hindi magaling. Walang papasok. You need to find all the beauty sa mga naririnig ninyo, kahit magaling o hindi. Hindi kayo pumunta dito para pumuna ng mistake ng mga speaker ng ibang tao, ng mga apply. You are here to learn. Can I get a yes? Tama po ba? Okay. Sir Roger, example, this is you. Ilang magkapatid po kayo, sir? 10. Dami.
Totoo po ba? Really? Pang ilan po kayo? Wow. Buhay pa po sa Diyos. Okay. Sir Roger, kung ikaw to, yung 10 mong kapatid, saan nyo ilalagay? Dito po lahat? Dito po lahat? Nagbubulang-bulungan. Huwag kayong magtanong dun sa katabi nyo, hindi niya rin alam. Ha? Ano po? Left. Dito nyo lalagay? Lahat? In this case, for example, Sir Roger, nag-uumpisa ka pa lang po sa negosyo. Let's say yung typical po na Atomy member. Hindi natin pag-uusapan yung galing, yung mga professional na maraming network. Yung mga housewife, yung mga beginner, yung mga walang alam, yung natututo pa lang sa business, yun po yung ibig kong sabihin. Okay po? Pag kayo po ito, if this is you, yung kapatid nyo pong 10, ilagay nyo lang dito lahat. Ouch. May natamaan ulit. Kasi ang ginawa, nung naging coding, this is you, brother, sister, brother, sister, sister, brother, brother, sister. Tama, mali. May mali. Bakit mali? Bakit po mali? Okay, bakit? Wrong. Pag meron kayong, halimbawa, first rule in Atomy business, yung magkakasamang tao, hindi ninyo po pwedeng paghiwalayin. Big no. Halimbawa po, church community. Halimbawa, pastor ka, meron kang member na 100. Huwag mong i-divide into 2. Diretso mo lang dito yung 100. Because there is a force in number. Napakasarap pong magtrabaho, nakampante ka, nakilala mo na yung mga kasama mo sa network, kaysa mag-umpisa ka na, nag-uumpisa ka dun sa mga hindi mo kakilala. Kaya huwag niyong hiwalayin. Of course, yung atin pong motibo, yung atin gusto, yung atin pong mga mahal sa buhay, gusto natin kumita sila lahat, kaya ganito ginawa. But make sure na kapag nilagay ninyo itong mga kapatid ninyo, yung inyong mga magulang, magtatrabaho sila. Because kung hindi sila magtatrabaho at nalagyan niyo po yan dito ng leader, naglagay ka dito ng isang leader, naglagay ka dito, how will you divide yourself into 10? Anong mangyayari sa grupo? Tapos sisisihin yung upline, pupunta kayo sa center, tagal-tagal ko na sa Atomy, namasahe pa ako, nagbook pa ako ng ticket, pinalamon ko pa yung downline ko, hanggang ngayon wala pa rin akong commission. Kasi pag may seminar, yung Koreano, tulog kayo ng tulog. Tama po ba? Yes. Especially for beginner. Some member will ask, Ma'am, wala pa akong right. Kailangan nyo pong magbaon ng 100 patients. Because there is no overnight work. Ang Atomy po ay parang dagat. Kailangan ninyong sumisid araw-araw para makakuha kayo ng perlas. Huwag kayong maingit dun sa ibang member. Bakit siya na-promote na? Bakit ako hindi pa? Bakit sila ganito na? Bakit ako hindi pa? Remember, kung ano yung inyong trinabaho, yun lang ang bunga. Bakit ka maghahanap ng malaking harvest kung hindi ka naman nagtanim ng marami? Pag 10 po ang kapatid, ilagay nyo dyan. Tapos, pag meron kang friend, saan mo ilalagay? Dito, diretso. Diretso nyo lang, puro Diyos, puro Santo. Huwag kayong gumawa ng 7.
Hindi nyo kailangan ng 7 heads. Kailangan nyo lang ng 2. Because Atomy is a consumer business. The more, what if kung makakuha ka ng malaking ginto dyan? Nakakuha ka ng malaki. Pag ito na-build mo na, kakausapin mo itong line na to. Give me time to work on my right. Hindi yung maglalagay ka dito, ikaw magtatrabaho, maglalagay ka naman dito, ikaw pa rin ang magtatrabaho. Madidrain po talaga kayo. Kaya laging merong complain sa mga member. Mag-encode po kayo ng diretsyo. Bakit ninyo kailangan mag-encode ng diretsyo? Later on, pag sobrang laki na po ng inyong grupo, napakadali na pong mag-promote ng mga members. Napakadali na lang po. For example, if you will go to Diamond Master, tapos po, tama yung inyong lineage. Halimbawa ito, friend mo. Si friend, in-encode mo dyan, tapos nagsisimula na siyang mag-consume. During Diamond Mastership, kailangan nyo ng 2 SM, di ba? Left and right. Nalagyan mo dito ng malaking ng maraming tao. Yung direct mo, lalagay mo lahat dyan sa baba mo. Ito, emergency challenge. Halimbawa, kailangan matuloy yung challenge. And you found out that this friend, meron siyang capacity. Nagawa mo na yung 2.5, ang gagawin niya, ito na lang. Ganyan kayo dapat mag-alaga ng mga member. Huwag ninyong ilalagay doon sa mga non-working members. Huwag ninyong batuhan yung mga member na hindi naman nagtatrabaho. Dahil madidrain po kayo. Hihinto po kayo sa negosyo. Kailangan po ng mahabang pasensya. Kailangan po ng maraming pag-upo. You need to understand. And after that, kailangan ninyong ipaintindi doon sa inyong mga members, lalo po sa mga bago. Bakit ninyo kailangan gawin sa Atomy? And this is a common mistake when you introduce Atomy. Do not introduce Atomy na ito po ay isang network marketing business. You need to understand na ang distribution na ginawa po ng Atomy ay true MLM. May pagkakaiba po ba? Meron. Hindi na po kakagatin ng tao ang network marketing. That's why merong struggle. That's why there is rejection. Because kayo mismo, hindi nyo naiintindihan kung ano yung pinasok nyo. So how will you invite your new member? I always start with this. Alam nyo ba, Mare, Pare? Alam mo ba, Besh? Hindi na ako namamalengki sa SM. Meron na akong bagong mall. Atomy is a shopping mall. Tama po ba? Atomy is a shopping mall, pero ang distribution ay true network marketing. Pero kung sasabihin nyo, punta tayo sa center, naku, alam na ng mga downline ninyo, network marketing na naman yan. Pero kung sasabihin ninyo, alam mo ba, hindi na ako pupunta ng Pure Gold, hindi na ako namimili ng shampoo ko, ng noodles ko, namimili ako sa mall ko. Meron akong mall, sama tayo. Dapat ganun kayo mag-introduce. Okay po? Pero kung sasabihin nyo, punta tayo doon, merong pampagaling ng diabetic, liliit yung prostate mo, wala na pong sasama sa inyo. Tama po ba? Introduce Atomy as a shopping mall. And remember this, wala tayong kakompetisyon na kahit na anong network marketing because Atomy is simply a shopping mall. Meron tayong absolute quality price, meron tayong absolute compensation plan, meron tayong absolute system. Pero lahat ng yan, mawawala lang sa isa'y kapag kayo mismo walang absolute mindset. Paano ba magkaroon ng magandang mindset sa Atomy?
pumasok kayo sa lahat ng Success Academy. Pumasok kayo sa lahat ng one-day seminar. And never give up. Minsan, nakakapagod. Tama po ba? Minsan, napakaraming nating i-deal ng mga iba't ibang klase ng karakter. Pero po, ang tumitigil ang hindi nagwawagi. Magandang umaga po.